Okay, so in this video po, pakita po natin kung paano po tayo magbigay ng support sa atin pong mga members sa RichDadph, kung saan itong member natin na to ay kailangan natin lagyan ng mga templates at mga files para ma-update po yung kanyang MT4. So ako, normally, I really require those members na kung pwede, maglagay na po kayo ng Teamviewer sa inyong inyong computer or laptop. So type niyo lang po Teamviewer sa Google, tapos makikita niyo naman ayan teamviewer.com, click niyo lang ito, yung desktop software, tapos just download. Kapag ka na-download niyo na po 'yan, install niyo lang, right away magkakaroon po kayo nito. Ito. Okay, so yung purpose po niyan ay para makapag-connect po tayo sa inyong mga computer nang sa ganun itong mga files nga namin na ginagamit namin dito sa platform kagaya nito, yan ay magkakaroon kayo niyan. Not everything, but at least mostly. So you will be receiving something like this, yan kasi yung default natin. So most likely parang ganito. Ito yung bibigyan niyo, which is ituturo naman natin ito from time to time, which is napakadali din naman basahin. Halos nandiyan na rin po lahat. Okay, so madaling sundan. Tapos ituturo natin ito at igagawa natin ng atin pong tutorial para yun po yung ulit-ulitin ninyong panoorin at para masundan yung ating template kung paano gamitin. Okay, so ganun po. So, itong member po natin ay bibigyan po natin ito and some other files kasi hindi po ito gagana kung wala po kayong files na ibibigay ko ngayon. Okay, so in the meantime, tabi muna natin yon. So, ngayon, what we're looking at, ito na po yung software na ginagamit natin sa pag-remote access. So, kaya siya, parang allow remote control. So, ibig sabihin po nito, tayo po ay magkakaroon ng kanya-kanyang ID sa team using Teamviewer. So, ito po yung aking permanent ID. Normally, itong password, nagbabago po yan. So, every time na kumukonek po tayo, nagbabago po ang password for security reasons. Now, kapag ako po ay magkakaroon ng, halimbawa, magkukopya po ako or may kukopyahin po ako papunta doon sa computer niyo or laptop, normally, hihingin ko po ito, itong access na yan, yung hihingi ako ng ID, tapos password. Which is normally, sa mga sanay nang gumagamit ng Teamviewer, alam na po nila yan. Okay, so again, itong Teamviewer ay yung software po na gagamitin natin. Okay, so may kachat ako na member natin sa RichDadph. Si Sir Rene. Ito po yung nagbigay siya sa akin ng screenshot para ma-access ko po yung kanyang computer or laptop kasi pinormat niya daw yung laptop niya. So ito po yung hiningi ko, yung ID. So 18900809 63. Tapos tama ba, 18900809 63. So i-click po, normally hindi niyo naman gagawin to, no? Ako kasi yung gagawa nito. Ang sa akin lang is you have to provide ito nga, itong screenshot nyo lang, tapos send nyo po sa akin para makapag-access ako. So, kukunik ako ngayon. Hopefully, ayun, ma-access ito using the password. So, ito po yung password. Normally, yung password, nagbabago po yan. Kaya, huwag nyo pong intindihin kung makikita sa webinar itong password. Kasi, yan, automatic po yan, mag-change for security nga purposes. So, click ko log on. So I will be accessing the sa kabilang window. Sa kabilang window siya umopen. Okay, so ito na po yung ito na po yung laptop ni Sir. So i full screen ko lang.
I think nagre-record pa naman yata. Ayun. So full screen pa rin, no? Okay, so what we're going to do now is sana ba yung platform niya? Sana yung platform niya? Ito ba yung platform niya? Wala yung platform. Hindi naka-open yung platform. So i-chat ko muna siya. Wala yung platform niya eh. Wala yung platform. I-on natin dito. Down natin yan. Tapos down natin ito. Tapos ama yung platform niya. Ayun! Ayun yung platform. So open natin. So hintayin lang natin, no? Yung platform. Sometimes it really takes time talaga. Kasi nga, nakadepende kasi yan sa bilis po ng ating internet. So, it could be mabagal yung internet ko or mabagal yung internet ninyo. Ayun, yun na pala, na-open na pala. Yan. So, as you can see po, hindi po siya, ano no, live po itong account. Yan yung, ano niya, yan yung MT4 ID niya, tapos live. So, ito po si sir, actually account po ito ng misis niya. Ito pong account niya ay, ano, ang tawag nito, verified member po siya ng RichDadph. So, ibig sabihin, nung nag-create po siya ng kanyang trading account, ay dumaan po siya sa atin pong Facebook page, which is, yun nga, may video naman tayong binigay. Okay, so, while inaayos ko yung file na kailangan natin, hanapin ko lang yung kailangan nating link, kasi mayroon po tayong ida-download. So, dito, i-open natin yung ano niya. Open natin yung... saan yung... May Chrome ba siya? Ayun, meron siyang Chrome. So, open lang natin. Okay. So, yan po ang ida-download natin. Okay. Oops. Nawala. Ayun. Download. Na-download po natin siya. It takes time ang pagda-download kasi nasa ano din to eh, ilang MB din ito eh. Okay? Yun ang problema. Kung talagang mabagal yung internet natin, ay wala po talaga tayong magagawa. So, sana ma-download the soonest. Kasi I think, as far as I know, nasa 13 megabytes po ito eh. So, base po sa nakikita natin ngayon, mukhang gumagapang yung internet. Your work is being synced to this computer so you can edit offline with docs. Okay, so, yan, ayun na. Ayun, gumagana na. Kahit paano, nakailang percent na rin po. Okay, so, sige lang, hintayin lang po natin. Baka maayos din ito. Madadownload din. Okay, so, while waiting, sa pagdadownload ng file, dito muna, balik muna tayo sa MT4 ni Sir, no? So, kung tutusin talaga, if we are trading, ayun, kumikita siya ngayon, no? Ayan, kumikita pala siya ngayon. So, if we are trading po, dapat kasi, ano, yung pag-open natin dito ng mga, anong tawag nito, itong mga tabs nito, kasi, di ba, bawat isa niyan is isang currency pair. Kung mag-open po tayo niyan, kung mabilis naman yung computer, is wala naman pong problema. Ang problema, kung mabagal yung computer po natin. Kasi once mabagal po yung computer natin, ibig sabihin gumagapang yung ating ano, ang ating system. So yun, so while ano na ba? Wala pa rin. Wala pa rin. Zipping file. Medyo matagal nga. Medyo matagal talaga. So yun. Okay. Anyway, wala tayong magawa. Sadyang mabagal yung internet doon sa kanila. Tapos kung napapansin nyo dito sa kanyang market watch, I think nasa 48
O siguro 28 pairs o baka inano na ito ni sir. Baka in-update niya na. In-update niya na siguro ito. Okay, so which is later maano natin 'yan. Mababago natin 'yan kasi marami tayong ilalagay na files. Okay, so paano ba natin 'to palakihin? Itong ating wala nang chance na ano pa 'to? Wala na palang chance na lumaki. Okay, so ganyan po siguro talaga. Wala tayong magawa. Okay. So, nag-trade siya, no? Yung equity niya, sir, is nasa 625. Now, siguro naman makikita ninyo na merong credit si sir. Itong credit 120.00. Yung 120 na yan, yan po yung tinatawag natin na bonus. Si sir nung nag-deposit siya kasi bagong open yata itong account niya, binigyan siya ni Axie ng bonus ng ilang percent. I don't know, wala po ako idea no kung ilang percent po yung binigay, kung bakit naging 120 yan. Kasi as far as I know nasa 30% kung ilan yung 30% na yon. So yun yung bonus na yan. So di ko alam, di ko makalculate yung math niyan. Kung kaya yung equity nito ng account ni sir, kung papansin nyo, yung balance niya is 509, tapos may credit siya na 120. Kaya may equity siyang 626. So, itong 626 po, ito po yung actual talaga na account ni sir. So, yung actual na 626 niya, minus natin yung 120, yun po yung balance. Minus pa pala ito. Minus, plus or minus profit. So, ganun siya. So, kapag in-add at minus natin yan, yung resulta po nito is yung po yung equity. Okay? So, balance plus credit plus or minus profit is your current equity. Bakit current equity is, yun ang gumagalaw? Kasi, running balance kasi ito, itong profit. Kasi, ongoing pa po yung trade ni sir. Kaya huwag po tayong magtaka na gumagalaw po itong equity. Yung balance talaga hindi na gumagalaw yan. Kasi yan yung parang final data natin kapag nag-close po tayo ng trade. So for example, nabawasan yung trade natin kasi nga negative profit. So mababawasan yung balance. Pagka nadagdagan naman yung tumama yung trade mo, madadagdagan itong balance. Ganun po siya. At siyempre, dahil may credit si sir, which is ito nga yung bonus na binigay ni AxiTrader, kung kaya may dagdag na 120. Ang purpose dyan, para lumaki itong ating equity. Kasi, hindi naman sa pinautang ka talaga ni AxiTrader, dinagdagan lang ni AxiTrader yung iyong equity para sa ganun, mas makakapag-trade tayo ng malalaking volume. Kasi pangdagdag margin din ito eh. Yung kagandahan kasi ng equity, na malaki yung equity mo, ibig sabihin, kung sa bangka, medyo lumaki-laki ng konti yung bangka mo. So, mas safer siya kung tutuusin. Mas safer. Okay, so, follow up nga natin yung dinownload natin kung okay na ba. Naku, hindi pa rin. Paano ba to? Hindi na da-download. Problema nga ito. Problema itong internet natin. Paano ba yan? So, yun po. Yun po yung problema natin. Sa kung talagang mabagal po yung internet natin, ay sadyang wala po tayong magawa. So, medyo malaki-laki po kasi yung file ang ilalagay natin. So, tinang ko lang uli kung bakit, kung kaya ko bang i-compress yung files na ilagay natin. Tingnan ko lang ha, silipin ko dito sa kabila. Kasi kung po pwede, hindi ko akalain na ganyan pala kalaki yung file eh. So, yun, may 9. Okay. Kaya pala. May 9 MB pala dito. Okay. So, cancel ko na lang muna. Cancel ko na lang po muna para
ayusin ko to kasi matagal, nakakahiya. I-cancel ko muna yung downloading. Tapos, dito naman sa files ko, ayusin ko. Tingnan natin, no? Siguro naman ito, medyo okay na to. Try natin uli. Refresh natin. So, yun. Try natin, ha. Baka naman, ano na. Medyo okay na. Sana, umukay. tingnan natin kung ilang... Kasi may binura akong isang folder. Ayun! Buti na lang. Ayan. So, sana umukay na to. Download. Get for desktop download. So, mag 100% yan. At titingnan natin. Ayun. Sakto. Ayun. Nada-download na. Ayun. Wala pang 1 MB. Kanina, umabot siya ng, ano, gano'ng kalaki yung file yun. Umabot ng 9 MB. So, sana umukay ito, no? It will work. Okay. So, yan po yung file. Tapos, balik tayo rito sa ating platform. Okay. Okay. So, dito, open natin siya ng new window. Yan. Tapos, MQL4. Oops. Mali yung ginawa ko, guys. Okay, mali nga yung ginawa ko. Okay, so ulitin natin. Okay. Templates. Ay, mali na naman. Kakalimutan ko na yung pinagagawa ko, ah. Mali na naman yung ginawa ko, guys. Okay, so ito pala. Dapat pala umatras ako. Tagal ko na kasing hindi nag-support, eh. Kaya mali yung ginawa ko. Mali yung pinagagawa ko. Yan. So, dapat replace yung files. Skip lang. Skip lang natin. Okay. So, yun pala. Tapos, MQ4, ganun din. Yan, skip natin. Pa-skip natin. Okay, I think tama na 'yung ginawa ko, I think. Mukhang tama naman 'yung ginawa ko. Okay? So, try lang. Aha. So, ngayon 'yung gagawin natin, siyempre close natin 'yan. Ano lang, close fingers na lang ako kung tama. Okay, so ano ba yung mga dapat na nandyan? Okay, so siguro yun po yung ano, yun na po siguro. Okay, so try lang natin. Mag-open tayo ng window. Ayun. Automatic na. Tama pala yung ginawa ko. So dapat kasi ano eh, teka, bakit wala dito? Bakit wala dyan? Okay, sige lang. Try natin. Bakit wala? Okay. So, pinagpraktisan yung ano ni sir, no? Pinagpraktisan. So, dito sa template, yung binigyan natin template, try natin i-activate yung AxiTrader. So, ayun. May lumabas na arrow. Ayun, no? Try daw natin sa H4. Ayun, may mga arrows na lumabas. H1. Ayun, no?
yun, nagbigay ng sell na signal. So, yun po yung sa template po natin na active trader. Now, itong ano, RichDadph1. Yan, ito yung dati kong binigay na template noon pa na may video po tayo niyan sa YouTube. Okay? Tapos, ito naman sa RichDadph2. Ayun. So, ito normally yung ginagamit natin. Okay, so, control T tayo, tapos control M. So, yan, ganda, oh. Okay, so, kung napapansin nyo, kitang-kita yung ano, kitang-kita yung atin pong trades. Diba? So, kung napapansin nyo, ito po yung pivot point. Yan yung pivot point. M15 muna tayo, M15. Ayan. Sa M15, may kita po natin yung po yung pivot point. So, normally, yung pivot point kasi, parang yan yung parang resting place ng atin pong ano, parang minimum range or paano bang tamang term yan. Kasi, itong pivot point kasi, if the price is below pivot point, chances are, nasa downside yung bias ng price. Ibig sabihin, kapag yung price is nag-cross na lower than the pivot point, mostly, nasa selling po yung market. If the price is above the pivot point, ibig po sabihin nun, mataas po yung chance ng buying. So, in this case po, tayo po ay nasa selling, of course. So, for example, itong EuroCAD, ayun naman. So, sa EuroCAD naman, as you can see here, nasa pivot point pa siya. Alam, pivot point. Pero dito, 3 days ago, yung price, nandito yung pivot point, nag-cross yung price ng pivot point. So, what happened? Itong, kung tinan nyo, ayan o, ito yung ating rainbow. Yung rainbow na yan is parang yan po yung nagbibigay sa atin ng trend. Okay? Kung napapansin nyo dito, since parang flat na siya, ibig sabihin yan, yung price is consolidating. So, right now, the price is consolidating at the pivot point. Okay? Where the price is consolidating sa around pivot point. Kahapon, yung pivot point is nandito. Kaya kung napapansin nyo, kahapon, nag-open ang price at pivot point, lumipad yung price, bumaba, tapos nirespetuhan yung price ng pivot, umangat ng konti, pumunta sa pivot point at binasag yung pivot point. Saan dumiretso? Dumiretso po siya ng support level 1. Ito po yun, support level 1. Ngayon po, sa araw na to, ito yung support level 1. Pero kahapon, dito siya naglalaro-laro sa support level 1. Tapos anong ginawa? Bumalik uli sa pivot point, lumipad, tapos hindi umabot sa R1 kasi yung R1, ito yung R1, no? Malayo yung R1, nasa taas. Ayun yung R1, sa taas. So, what happened? Hanggang dyan lang yung price, tapos bumalik uli sa pivot point at binasa ka pivot point hanggang dito. So, nag-open yung price around pivot point at syempre, nag-consolidate po yung price within the pivot point na range. Okay? So, ganun po siya. Ganun po yung atin pong itong ating ginawang template. So, ganun po yung pagbasa natin. So, of course, syempre, pag nakita natin na going upwards yung atin pong ribbon or itong rainbow, so, if it's going upwards, most likely, uptrend po yan. So, pag nakita nyo po yan na lumipad, of course, syempre, as a trader, huwag po kayong mag-sell kasi nga, lumipad nga yung price eh. Otherwise, nag-cross uli yung price dito. Diba, alam naman natin, ito yung candle, no? So, binasag yung yung ating rainbow. O, nung binasag yung rainbow, sell ka. Diba? Pero, hindi lang yan yung basihan natin. Diba? So, andyan na yung pivot point, andyan yung ating rainbow. If the price is below the rainbow, that means it's strong sell. If the price is above our rainbow, strong po yung buying. Okay? Now, dito naman sa baba, ito naman sa baba is parang ito naman yung parang dragon. Okay? So, in the right side, nakikita po natin, meron siyang line 50, 63, 68, sa baba naman 37 at 32.
So, parang RSI lang din ito. Kasi, ayan, no, makikita naman, RSI, oh. Okay, so, ang pinaka-trabaho ng ating pong indicator sa baba is, kapag itong parang dragon natin, so, by bibig siya, so, yung bibig na yan, itong violet, yung bibig na yan, yan po yung nagbibigay sa atin ng volatility. Kapag ka bumuka po yan, malaki po yung buka niyan, ibig sabihin, high volatility po yung market on that particular moment. Parang ito. Ito, di ba? Biglang lumipad yung price dito. So, ibig sabihin, mula sa makitid na bunganga ng ating dragon, at yan, bumuka siya, ibig sabihin, lumipad po yung price. Okay? Or mataas po yung volatility. At ito namang green at red, yeah, green at red na yan, yan naman yung parang nagbibigay sa atin ng signal. If the green is above the red, ibig sabihin, nag-crossover siya. Papunta, crossover niya yung kulay blue. Okay? Kasi itong kulay blue kasi, ito yung nagbibigay sa atin kung ano po yung direction ng market. Okay? So, if the blue line, itong blue, itong makapal na blue line, is below 50, ibig sabihin, malakas po yung sellers. If the blue line is above 50, kagaya nito, lumipad siya above 50, malakas po yung buyers. Okay? So, dahil malakas po yung buyers, automatic, kitang-kita natin, nag-crossover yung green tsaka red, yung green is above red. So, pag ganyan po yung formation na ikikita natin, malakas po yung buying yan. Tapos, nakita nyo pa rito, di ba? Dito pa lang, boom, binutasan. Ang ating, ano, itong rainbow, boom, binutasan. Dito pa lang, binutasan na siya. Binutasan na siya dito pa lang, di ba? Binutasan siya. Tapos nag-crossover yung ating green tsaka red, nag-crossover sa blue. 'Di ba? So right away yung blue nag-cross pa sa line 50. O ibig sabihin niyan, grabing buying 'yan. Tapos binutasan pa itong ano, nag-cross pa yung price sa pivot point. So ibig sabihin, tamang-tama itong buy ni sir, tamang-tama ito. Tama yung decision niya na buy. Pero I think I don't know kung nag-buy siya, baka dito niya na na-buy ito kahapon. Kasi kung nabuy niya rito the other day, ito yung take profit niya. Most likely, yung na-profit niya is from here papunta doon. 68 pips yan. So kung hinarvest ni sir yan, pero na po yan. Tapos yung volume niya pa is I think 0.05. So medyo malaki-laking ano po yan. Pero siyempre, long term naman yata yung plano ni sir. So most likely, dahil long term siguro na trend na position niya yan, baka malaki yung is ano niya, yung plano niya, malaki ang gusto niyang target na pips or target profit na hinahanap niya diyan. Okay? So ganun po yung ano natin. Okay? So tingnan natin yung default ni sir, default. Punta tayo sa default. So yan po yung default. Yan po yung malinis na chart natin. So yun po yung naka-default. So ibig po sabihin, dahil naka-default po yan, ibig po sabihin yan, every time po na mag-open tayo ng chart mula rito sa ating market watch or dito, about dito, bawa ito, Euro GBP. Pag in-open po natin right away, yung default template na po yung lalabas. Hindi na po yung kulay black, yung kagaya dati. So ganun po. Ito po yung ginagawa natin ngayon is automatic na po siya. Okay? So ganun po. Now, pwede rin dito, right click tayo rito. Gusto natin makita yung Euro USD chart window. Yan, automatic na po siya. Okay? So right click, template, RichDadph1, yung dating template. Tapos yung RichDadph2, yung pinakita ko kanina, which is kasama na nga ito, itong dragon natin. Pinangalan ng pandragon eh, no? So, pero, kung tutusin naman, no, tinan nyo naman, our template says na, talagang, dito, oh, binasag dito, anong nangyari dito sa banda, sa ating indicator, sa dragon natin, si blue line nag-cross sa line 50, tapos si green tsaka red, oh, di ba, yung formation na yan at ito, parehas yan, di ba? So, pag nag-confirm, ibig sabihin, talagang
sure na sure ka na ano na yung ibig sabihin sure win yung decision making mo diyan. Okay? So I think yun na po siguro yung ating discussion dito. So yan, ayun po yung pivot point. Okay? So just in case hindi lumabas yung pivot point, punta lang kayo sa malaking time frame tapos bumalik kayo sa 15 minutes, yan, lalabas na po yung pivot points. Ayan na po yung pivot point. Yan, pivot point, yung kulay gray. Tapos yung kulay green, yan po yung mga resistance level. Okay? So, ngayon, nandito na po tayo sa pivot point. So, sa Euro USD, nasa buying side pa rin as of this moment. Bakit? Kasi, the current price is above pivot point. Pangalawa, yung dila ng dragon natin, yung kulay blue na yan, is above line 50. So, nasa buying side pa rin po yung ating Euro USD as of this moment. Okay? So, pag tayo po yung nagsa-charting, ayan, punta na lang po tayo dito. Right-click tayo dyan, customize. Tapos, hanapin natin yung ating paboritong ito, linear regression. So, normally, ginagamit ko itong linear regression kasi yung advantage niyan, kapag ka-clinic ko yan, tapos clinic ko rito sa chart, right away po, automatic po siyang gagawa ng mga ano lines. So, sinusundan niya yung formation ng price. Hindi nga lang perfect, pero kahit pa paano, it helps us, ano, halimbawa, kagaya nito, yan o. Oh. So, ibig sabihin, kung tayo ay nagtitrade dito na part, tapos gumawa tayo nito, dito pa lang, nung nakita natin burn break yan, oh, isang one way of knowing na, oh, na-break na yung resistance. Diba? So, ibig sabihin, dito pa lang, sa formation na ginawa niya yung channel, burn break niya, so, ano pang gagawin natin? Alam nga, magsisell tayo, subay. Kasi, na-break po yung resistance. So, another thing, ito, automatic resistance yan. So, pwede rin natin gawa nito. Oh. Yan, oh. Diba? So, oh, so yan po, isang channel po yan. Tapos, bring rate niya rito, bumawa ulit siya ng panibagong channel. So, ganun lang po tayo magtitrade. So, itong charting na ginagawa po natin, na kagaya nito, paggawa natin ng linear regression, isang sistema lang po yan, o isang paraan lang po yan, na kahit pa paano, ma-verify lang natin yung direction ng price. But, it will not totally tell you na when to buy and when to sell. Dito pa rin tayo titingin sa signal, dito pa rin tayo titingin sa pivot point. So, ibig sabihin, itong ginawa nating channel, representation lang yan na parang kalsada. Okay, kalsada. Pero kung kailan tayo liliko, kailan tayo dediretso, so ito po yung ating mga indicators. Kagaya ito sa baba, itong ating rainbow, at syempre yung mga pivot points na yan. And of course, napakalaga din na since meron ka na rin ito, i-activate mo na rin yung iyong active trader. Okay? So, bawa, nasa template ka naman, open mo lang yung active trader. So, ayan siya. May buy. So, dito pa lang, sinasabi niya, buy talaga. Diba? So, dito, pang-verify mo sa RichDadph2, ayan. Ayan yung buy. Diba? So, ganun lang po. Okay? So, I believe, sakto na po siguro yon yung ating pong ginawang demonstration. Although medyo mahaba-haba siya. Anyway, this video is downloaded naman sa YouTube. So, doon na lang po natin ulit-ulitin panoorin yung kahit paano itong instructions na ginawa po natin. Okay, so paalam lang siguro muna ako kay Sir. Paalam muna ako. Sana ba si Sir? Okay, paalam muna ako kay Sir, ha? I-chat ko muna siya. Then, mag-goodbye na po ako. Okay, so, paano ba ako mag-goodbye dito? Ayan, ito pala. So, yan. So, yun yung platform ni Sir. Tapos, i-close ko lang dito para right away, or dito, i-close ko yung session, then right away, stop na po ako sa kanya doon. So, the next time around na mag-open ulit ng Teamviewer sa kanya, ihingi naman ako ng panibagong password para ma-access. Okay, so marami pong salamat, and I think ito na po yung last portion ng pag-demonstrate natin sa Team Viewer. Okay, marami pong salamat. Ito po si Max ng RichDadph2.